Ayan guys, habang nagbablog na tayo, pagkagaling ko nga sa pagkuha ng aking mga documents, ayan, sa NBI at sa iba pa, ay nakita ko itong pwesto na ito dahil nga sa nagugutom na ako at kailangan ko rin bumili ng pasalubong para sa aking anak. Ayan, nakita ko ito. Instead kumain ako sa labas, pero parehas din naman siya ng pagkakaluto. Ayan, ito isa sa mga paborito kong pagkain na dagat niluluto dito sa pwesto ko. Ayan, ang sisling sisig at ang breaded pork chop at iba pa. Ayan, so chicken inasal, meron din dito. So iba't ibang klase. So ito, tunghayan niyo po ako habang sa maikling minuto. Wow. Nakikita niyo na ngayon kung paano niluluto ito. Actual, ano, meal. Tingnan niyo, mga nakagwantes pa sila. Ayan, so meron din dito paborito, mainit na sotang kong mga guys. Punta na kayo dito, mura-mura, kayang-kaya pang masak. At talagang kayang-kaya ng bulsa ninyo, masarap na, mura pa siya. Kung dalawa kayo, tatlo kayo sa pamilya, yung 4 serving niya, kasya na to sa dalawang tao. Ayan. At ang sisig, kasya na to sa tatlo, 2 to 3 person, pwede na siya. Ayan, kung hindi naman kayo malakas magtulang. Ayan, no, nilagay na yung butter, ayun, pinaapoy na ni kuya, grabe, ang galing niya magluto, hanep. O, si, o, tingnan mo siya, o, si chef. Ayan, so ayan yung mga masasarap na pagkain ng bagong luto. Pwede rin kayong kumain dito. Kung hindi naman kayo mahihayin na kumain sa gilid ng kalsada. O kasi madalang ako kumain sa mga gilid ng kalsada. Pero since ngayon may mga budgeto na dito, no, inalaw na nila. May mga permit din naman ito, no? Hindi naman ito papayagan kung walang permit. Kasi minsan may mga nanguhuli, pero ngayon binigyan sila ng, hindi ko alam kung parang permit ng barangay, pero may oras lang sila, no? Para hindi sila nakaka-istorbo sa mga motorista. Ayan, at ang mainit na sabaw. Pero ayun guys, yung papabili ko, eto nga, niiyak naman ako ngayon guys. Kaiyak yung mabaybay ko. Ito major reason. Bumalik lahat ng alaala ko mula sa aming bahay na na-demolish or dinimolish ng biglaan ng walang pasintabi sa amin. At ayun nga, nabaybay ko ang park. Meron mga chunky kasi nga nalalapit na ang December. So dati nilalakad lang namin ito mula dito hanggang SM Marikina. At ito yung tulay na dumudugtong dito. Talaga nag-jogging lang kami dito mag-ina. Papunta ng SM. So napakalapit lang. It takes 15 to 20 minutes na sa SM ka na. No? Lalakad ka mula dito sa inyo. Pero guys, ito. Umulit yung alaala ko. Dito sa ilalim ng tulay ng Santola. Dito ako nagka-pwesto ng mga pasalubong na nag-uugit naman siya in 3 months lang. Kasi nga, bagong bukas pa naman. Ngayon may hina pa rin yung pwesto na ito. So habang nakasakay na ako ng jeep sa uwi, ayan, so nag-a-adjust tayo ngayon. Sobrang mahal ng pumasahe, sobrang din mahal ng bilihin, sobrang din mahal ng lahat ng gastusin. Kailangan mag-adjust. At paano makakapag-adjust? Magpikit din ng taong taraan, no? Hindi naman masamang magpikit. As long as kailangan mag-adjust para meron kang maaasahan din, may ibabudget mo na maayos yung pera o yung kakarapot na sahod mo. Ayan, nandito na lang guys. Hanggang sa muli pag kita natin. Bye! Sana naman po may pocket. Oh yeah, I'm in the court. See you for this episode.